Bakit nga po ba real estate? Isa po ang compilation na ito, bakit ako masaya, sobrang satisfied at nagtatagal sa buhay ko bilang real estate practitioner. Buti na lang may libro ako. Wanted to share with you part of my travel. Warning, medyo mahaba-haba po ang video na to. Pero may mga pakwento naman ako kung saan-saan bahagi ba ng Europa ako nakarating. Hindi ko po ito pinagyayabang sa inyo ha. Una, nais ko lang na ma-inspire kayo at mag-real estate na din kayo. Pangalawa, kapag tumanda na po ako at walang maalala, pwede ko nang balik-balikan ang video na to. Ang lapag ng pa ako sa Europe ay sa Lisbon, Portugal. Grabe, gusto ko talagang halikan ang lupa, literal. Ganun pala dun, parang may aircon ang buong area. Dumaan kami sa UNESCO World Heritage. Yung nagre-record ako. Okay. Yung Geronimo's Monastery. Grabe, super, super lucky po. Saglit lang po, yung pusa ko kasi sumisingit. Sumunod naming napuntahan yung sa Fatima. Itong travel na ito, 15 days feeling ko ang banal ko. Aray ko, kinagat ako ng pusa ko. Puro kasi mga lugar ng saints yung pinuntahan namin. Marian pilgrimage nga po pala yung travel na po. Nakalimutan ko namang sabihin sa intro. Shout out po sa The Feast Alabang. Kasama po namin doon si Brother Arun, tsaka po si Sister Lalaine, and of course, sa aking pinakamagandang ninang, Geraldine Makinay. Shout out, Ninang Georgie! Galing din po kami sa Salamanca, Espanya. Yan pong Salamanca is part of the Via de la Plata Pilgrim. Route po yan doon. One of the ways to Santiago de Compostela. Home po yan sa one of the oldest university in Spain. Yung Universidad de Salamanca. Ano ba naman to, Loki? Yan pong Salamanca ay old city na declared ng UNESCO World Heritage noong 1988. Ito naman po yung Burgos Cathedral. Ano din daw po ito, World Heritage Site ng UNESCO. Dumaan din po kami sa San Sebastian, kaya lang umuulan. So, sabi masarap daw po yung pagkain dyan sa San Sebastian, Spain. Pero yun nga, umuulan po. So, dumiretso na po kami ng travel. Yeah. Welcome to Spain! Dito na po tumulo ang hindi lamang ang luha ko, pati ang uhog ko tumulo. Kakaiyak kasi talagang iba po ang feeling kapag nandito ka sa Lourdes. Ito po ay town sa France. The best po dyan yung yung water gesture, yung symbolic washing and drinking yun. Dun po ako humagulgol ng iyak sa harapan ng mga madre na nagpaligo sa akin. Yung feeling ko nun, yung parang na-wash out lahat ng kasalanan ko. Yun, kaya ako nag-uumiyak. At saka yung mga dreams ko, yan po mga dreams ko na natupad. Yun po ang naalala ko nun. Bago po kami magtuloy-tuloy sa travel namin papuntang Italy, dumaan po muna kami sa Cannes at saka sa Nice. Siyempre, kapag pupunta ka ng Italy, dapat punta kang Pisa. Yung Leaning Tower of Pisa ay one of the 7 wonders of the medieval world. Yun, base kay Google. Itong area na to ang pinaka-favorite ng aking artist na anak. Kami po ay nasa Florence, Italy. Itong Florence kasi is home to many masterpieces of Renaissance art and architecture. Kaya dito ko siya naibili ng quill. Yan, yung mga Donatello, Michelangelo, si Leonardo da Vinci. Diyan ko sila nakita. Akala ko
akala ko Teenage Mutant Ninja Turtle yun eh. After niya, nagpunta na po kami ng, ano, ng Assisi. Yun yung nakatira si St. Francis of Assisi at saka si St. Clair. Tapos pumasok din po kami sa San Giovanni. Yung, ano, yung lugar po ni, ano, ni St. Pio. Yan, San Giovanni Rotondo. Doon po siya nilibing. So, doon po kami pumasok. Madaming tao dito sa ano, sa San Giovanni. Mga 30,000 pilgrims daw po ang pumupunta dito every day. Yan. Tapos tuloy-tuloy po kaming nagpunta sa Roma. Nakita niyo po yung loob ng Sistine Chapel, pati yung Holy Door of St. Peter's Basilica. Wish nga namin lahat eh dumuaw si Papa, si Pope. Kasi kuminsan daw kapag ka natsyempohan, dumudungaw daw yan sa isa sa bintana doon. Yun lang, hindi siya dumungaw. So nakatanaw lang kami sa St. Peter's Square.